Okay lang yan, pare-parehas lang tayo. Anyway po, maganda po ba yung mga products natin? Yes! Sino po sa inyo dito yung nagkagusto, gustong itry yung C24/7, pakitaas yung kamay. Yes! Yung gusto po mag-try ng sabon. Pumunti, ganun. And sino naman po yung gusto ng feminine wash? Si kuya daw. Pwede naman yun. Anyway po, ako po pala si Ninz Tibor, taga-Bicol po ako. Sino po sa inyo yung mga taga-Bicol dito? Maraming taga-Bicol. Okay. Nag-start po ako dito sa business na to way back to 2011. Studyante po ako. Graduate po ako ng civil engineering. And pagka-graduate ko po, ito po yung ginawa ko. And ilang taon na ngayon? 2019. 8 years na po. 8 years ko lang po siyang ginagawa. And ang task ko for today po is i-discuss ko po sa inyo yung business. Pero bago ko po yung gagawin, meron lang po akong tanong sa inyong lahat. Okay lang ba? Yes! Okay, unang tanong ko, sino po sa kwartong to ang gustong kumita ng malaking pera? Yes! Sabi daw po, depende daw po yun sa pangangailangan yung pagtaas ng kamay. Ulitin ko po, sino po sa kwartong to ang gustong kumita ng malaking pera? Ayan, marami. Pero meron pa rin ayaw. Siguro mayaman na. Okay lang yon. Next question ko naman po, sino sa kwartong to ang gustong umaman? Yung iba, meron pa rin pong hindi talaga nagtataas ng kamay kahit anong sinisiko na. Ayaw pa rin. Kaya sinasabi ng iba, magtaas ka ng kamay. Anyway po, bakit ko po tinatanong yon? Para po malaman ko kung parehas tayo or magkakaintindihan tayo. Kasi itong gagawin ko po, or i-discuss ko po sa inyo, isang opportunity na pwede po tayong kumita ng malaking pera. Okay, eto po usapan natin, especially po sa mga first-timer, hindi po tayo magkakilala-kilala, okay? Yung lahat po nang sasabihin ko, hindi po ikaw yon. Yung sa katabi mo siguro yon. Okay? Lahat po nang sasabihin ko po dito is about reality lang. And nasa sa'yo na lang po kung papaniwalaan mo hindi. Okay, klarado po ba yun? Yes! Isa pa po, pag nagandahan po kayo ng business, gawin nyo po, pagtulungan natin. Pag hindi, huwag nyo pong gagawin. Ina-advise ko po talaga, wag. Kasi baka yung maman ka. Wag. Okay ba yun? Yes! Ulitin ko po, okay po ba yun sa inyo lahat? Yes! Okay, simulan na po natin yung discussion po natin. Mabilis lang po yung gagawin ko. And request ko lang po sa lahat, kailangan naka-open yung mind mo and ready kang makinig. For sure po, importante ba sa inyo yung oras nyo? Yes! Sa iba siguro hindi. Pero para sa akin, ako po importante oras ko. Para po sa akin, ang dami na po nating oras na sinasayang sa buhay natin. Kung papansinin mo, bakit ba hindi tayo mayaman? Simply because, hindi naman talaga natin ginagawa yung pagpayaman. Tama, mali. Sa tingin niyo po ba, mahirap madali ang pagpayaman? Sino pa nagsasabing mahirap umaman o magpayaman? Taas po kayo ng kamay. Ayan. Sino naman po nagsasabing madali? Sino naman po walang pakialam? Marami eh, no? Para sa akin po, depende po yan sa tao. Depende po yan. Para sa akin, lahat ng bagay pwede mo namang aralin. Okay, pero may tip po ako sa inyo bago ako magtuloy-tuloy. Gusto niyo ba ng tip paano pa talaga kumikita or paano yayaman? Yes! Simple lang po, lagi kong binibigay na tip pag nagtupang ako. Sabi po, ito po yung narinig ko or ito po yung sinundan ko nung nag-start po ako sa business na to. Sabi nila, pag meron kang gusto sa buhay, kailangan ang sinusunod mo, pinapakinggan mo, ginagaya mo, is yung taong nakagawa na nun. Yes! Okay. Ngayon, balikan po natin yung tanong ko kanina. Mahirap madali bang magpayaman? Depende sa tao. Pag hindi mo alam ang gagawin mo, syempre mahirap yon. Pag first time sa'yo, syempre hindi yun madali. Tama, mali? Tama! Pero ang tanong, posible kaya mangyari sa'yo? Yes! Parang ganito po. Para mas maintindihan nyo, kung gusto, example ko po sa inyo, kung gusto mo pong maging engineer, ano dapat ginagawa mo? Tingin nyo. Kailangan mag-aaral ka po na engineering course. Alangan po, mag-aaral ka ng nursing. Tama, mali? Okay, pag nag-aaral ka ng engineering, pag meron kang dapat malaman sa engineering course, kayo na magtatanong.
sa engineer mismo. Tama, mali? Tama. Ganito, pag nurse naman ang gusto mo, anong gagawin mo? Mag-aaral. Tama, enroll ng nursing. May nangyari po ba na pag-enroll mo, nurse ka na agad? Meron? Wala. Ano nangyari? Ano dapat gagawin? Aaralin. Tama? Para makuha mo yung gusto mo. And babalikan ko po yung kaninang tinatanong ko po sa inyo. Kung gusto nyo palang umaman, ang kailangan mong gawin is aralin, gawin yung bagay na pwede kang umaman. Yes! Tama? Yes! Ang concern lang natin, tayo mga Pilipino, hindi naman talaga tayo tinuruan paano umaman. Yes! Kaya parang para sa'yo, mahirap umaman. Pero ako lang po nagsasabi sa inyo, itong opportunity i-discuss ko po sa inyo, pwede, hindi sa'yo madali. Pero sisiguraduhin ko, pag ginawa mo, inaral mo, 1 year, 2 years, 3 years from now, yayaman ka. Yes! And now, para po, mas maintindihan mo, sabi ko nga, ang isang bagay, kahit maganda, hindi mo maiintindihan kapag hindi ka ready makinig. Marami ka ng taong pinakinggan sa labas, pero until now, hindi nagbabago buhay mo. Etong gagawin mo today, napapakinggan mo ako, hindi to para sa akin. Hindi to favor para sa akin. Favor mo to sa sarili mo. For the longest time, walang nagsabi sa'yo na pwede kang umaman. For the longest time, walang nagparealize sa'yo na kaya mong umaman. For this day, napakaswerte mo, napaka-bless mo, nakaupo ka dyan. Kasi naniniwala po ako walang aksidente sa mundong to. Siguro po, nagdadasal po kayo na gusto nyong magkaroon ng blessing. Gusto nyo magbago buhay nyo. Pero sabi nga po, nasa taong gawa, nasa Diyos ang awa. Kahit nakaupo ka dyan, kung hindi ka naman makikinig, hindi mo ito maiintindihan. Tama? Tama. Kaya ang tanong ko po sa inyo, ready na po ba kayo makinig sa akin? Yes! Ready na ba kayo? Yes! Okay, eto po, yung una ko po i-discuss po sa inyo, pag-usapan po natin basic lang po ito. Basic na minsan nakakalimutan or madalas, wala na. Alam niyo po ba to? Yes! Okay, pakibasa po. Dreams! Dreams, pangarap. Okay, pag-usapan po natin ang pangarap. Sa mga first timer, pwedeng naku-curious ka, pwedeng, ano tawag nito? Hindi, ano tawag, parang na... Naku-curious ka dito kasi bakit pag-uusapan natin yung pangarap. Ito lang po. Ito lagi kong dinidiscuss bakit. Kasi lahat ng tao may pangarap. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Nung bata pa po tayo, ang laki ng pangarap natin. Kaso habang lumalaki tayo, nawawala yung pangarap natin. Bakit? Kasi wala kang nakikitang way para makuha mo yung pangarap mo. At wala kang taong nakikita na nakakuha ng pangarap na yon. Kaya feeling mo, hindi mo kaya. And dumating sa point yung pangarap mo na wala. Parang ganito po, gusto niyo po ba magkaroon ng sasakyan? Yes! Sino po dito yung gustong magkaroon ng sasakyan? Lahat naman. Tama? Okay, sino po sa inyo gusto magkaroon ng house and land? Taas. Ito po yung bahay na hindi yung pagpasok mong madulas ka lang, nasa labas ka na ha. Hindi po yun ha. Sa mga first timer po, ito pinag-uusapan natin pangarap. Okay? Huwag po kayong natatakot mangarap. Alam niyo po ba bakit? Simple lang, ito lang ang libre sa mundo. Huwag mo na ipagkait sa sarili mo. Okay? Sige, tuloy niyo po yun. Okay, next po, gusto niyo po ba na, ano ba, savings? Yes! Sino po gusto ng savings? Pakitas ng kamay? Ayan, tatanong natin yan. Okay, next naman po, gusto niyo po ba na, etong savings pala, i-clear ko lang ha, yung sobrang laki talaga, yung tipong, ano ba, yung mama mo, bigyan mo ng 1 million today, nasasabi mo yung mama mo, ma, huwag kang uuwi nang hindi yan ubos. Yung tipong ganon. Pangarap niyo ba yung ganon? Yes. Di ba pwede naman yun, di ba? Ma, magpakulot ka muna, tapos pasray ka ng buho mo ulit, tapos maubos mo yung 1 million. Yung ganong klaseng pangarap. Pwede ba yun? Yes. O, kanya-kanya tayo. Okay, gusto niyo po ba ng travels? Yes! Okay. Ngayon, ito po. Pag-usapan natin, kung magkakaroon ka ng sasakyan, magkano yung budget mo? 3 million! Ilan po? Sige po, pakilakas! 3 million!
Grabe yung pangarap niya, yan. Kumarap mo natin. Okay, house and lot, magkano? 5 million! Ilan? 5 million! 5 million, close-up lang yun! 100 million, mas gusto ko yung 100 million eh. At tayong po ha, sa AIM Global, isa po sa mga Hall of Famer po natin, nasa 50 million po yung bahay niya. Nasa labing niya. Isa po sa isa po yung engineer. Okay, trip-trip lang po, depende sa pangarap. Okay, savings po magkano? 1 million. Ilan? Sigurado yun yung pangarap. Magkano? 1 million. Magkano? 1 million. Yung pinakamalakas, magkano? 3 million. 3 million? 1 million. 100 million ulit? O, sige. Kasing naubos na daw yung pera. Okay, travels mo magkano? 50 million. O, sige. Okay na yung matravel mo na yung buong mundo. Okay, total natin magkano? 253 million. Ito po yung pangarap natin. Tayo yan. Hindi lang ako. Sa atin yan. Tama? Yes! Eto, question ko po sa inyo. Tingin nyo, paano mo yung makukuha? Sipag lang ba dapat ang kailangan mo para yung makuha ko yan? Ano gagawin? Diskarte. Okay, ito po. May question ulit ako sa inyo. Ito po, tanong ko po sa inyo. Kaya nyo po bang mag-save ng 10,000 per month? Parang patato kayo. Kaya hindi? May kaya, may hindi. Tama, ipasahod lang daw yan. Anyway po, since nangangarap tayo, sabihin po natin, in a month, makakapag-save ka ng 10,000. Okay ba yun sa inyo? Yes! Sample lang. In 1 year, magkano po yung savings mo? 120? 1,000 in 1 year. Okay. In 10 years, 1.2? 10 years. Eto, ipon. Question. Kung 1.2 million 10 years, ilang years mo dapat to bubunuin? Magkano? Kumpitin nyo. 200 years, mga ganon. O sabihin natin 200 years. Ibig sabihin guys, kailangan mo makiusap kay God na ibalik ka dito. Year, mga after 70, balik ka ulit. Mga 60 na ulit, balik ka ulit. Para ano? Para makuha mo yung? Pag-arap mo, tama mali? Oo, pwede yun. Eto na lang guys, kung makikita nyo po, 10,000, reality bites yung pag-uusapan natin, guys. Walang joke. Mahirap ipunin yan. Yes. Tama? Yes! Pansinin mo, ang 500 nga, mahirap eh. Tama? Mabarya nga yun, ubus na yun eh. Tama, di ba? Reality po yun, guys. Pero ito lang po gusto kong maintindihan ng lahat. Ba't po yun ang dinidiscuss ko lagi? Ito po yung exactong sinasabi ko sa inyo na may pangarap ka. Kaso nga lang, yung nangyayari sa buhay mo ngayon, ganyan kaya hindi mo makukuha yung pangarap mo. Na akala mo sa sarili mo, hindi yan pwede. Tama? Tama. Yung po yun. Parang ito po. Ako isa pa po sa mga realization ko nung nag-start po ako dito. Bakit ito ginawa ko? Siguro nagtataka po kayo kasi of course, ito po civil engineering. Tapos, ito yung ginawa ko. Bakit pa? Ito yung ginawa ko. Ano yung reason? Meron po akong isang, lagi ko pong natatandaan lagi, ito po yung talagang tumatak sa akin nung na-invite ako katulad nyo po, nadiniscuss nung speaker. May idea po ba kayo sa tinatawag na 40 years plan? Sa mga first timer po, narinig nyo na ba? May alam ba kayo dito? Wala? Okay, discuss ko po sa inyo. Ito 40 years plan. Example po, graduate ka 20 years old. Okay? Ano po madalas na ginagawa ng isang Pilipino after graduate? Work. Tama? Yes. Kaya hindi po nakakapagtaka na lahat nag
work. Kasi yun po ang programming sa atin. Magtrabaho. Yes. Okay, para makapag-retire ka po, ilang taon ang dapat mong tatrabaho? 40 para mag-retire ka, tama? Okay, plus 40, 60. Ito po yung 40 years plan na sinasabi ko po sa inyo. Okay, ngayon po yung i-discuss ko sa inyong business or isang opportunity, ito may system siya. 3 to 5 years, pag inaral mo to, sineryoso mo, ginawa mo, ito mangyayari sa'yo, pwede kang umaman din. Ito, 20 years old, sabihin natin, dagdagan natin ng 5 years, yung sinasabi ko po sa inyo, ilang taon yan? 25 years old. Okay, may question ako sa inyo. Dito po ba sa work, mahirap po ba itong gawin? Yes! Sino po sa inyo nagtatrabaho? Pakitas yung kamay. Guys, wala po akong minimita iba. Okay po yung ginagawa nyo. May pera dyan, kumikita tayo. Okay? Ang gusto ko pong ipaintindi sa inyo, pinag-uusapan natin paano nagiging successful, paano inaabot yung pangarap. Okay? Para clear lang po tayo. Okay. Mahirap? Yes, mahirap po ang pagtatrabaho. Nagkataon lang kailangan mo, kaya okay lang. Tama? Kaya dumating sa point na sanay ka, kaya yun yung ginagawa mo. Kasi kailangan. Okay, mahirap. Ngayon, after 40 years, 60 years old ka na, sigurado ka ba na yayaman ka? Anong sagot? Pwede oo? Pwede hindi? Wala din pong sigurado. Tama? Next question ko sa'yo. Sigurado ka ba aabot ka sa 60 years old? Pwede oo? Pwede? Yun po yung totoo. Tama? Next question, in global po, or itong business na ipapresent ko po sa'yo, network marketing. Question, mahirap madali? Yung totoo po, mahirap madali? Totoo po, walang plastikan, mahirap talaga, lalo na bago ka, mahirap na talaga dyan ka, makakagutom, tama? Mahirap yun, wala po, yun po yung totoo. Pero totoong tanong po dito, after 5 years, sigurado ka bang yaman ka? Yes! Totoo po, hindi. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Totoo po yun. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende sa tao. Pero ito lang punto ko. Ito, 40 years. Halos same lang naman yung sinasagot niyo sa akin eh. Mahirap, mahirap. Hindi sigurado, hindi sigurado. Pero ano po bang ibig sabihin nito? Gusto mo talagang sayangin ang buhay mo ng 40 years para malaman mo kung magiging successful ka o hindi? Kaysa sa 5 years lang? Ako, bakit po ito ginawa ko? Sabi ko sa sarili ko, 5 years lang naman yan. Kung hindi po ako magiging successful dito sa ginagawa ko, at least trinay ko. At least sumubok ako. Pag after 5 years, walang nangyari sa akin, magiging engineer pa rin ako. Pero ayokong sayangin yung 30, yung ibang oras ko o panahon ko o buhay ko dito sa mundong to. Para lang sa walang nangyayari. Sabi nga nila, kung gusto mong makita yung future mo, tingnan mo yung mga dumaan doon, makikita mo yung future mo. Yung nagsasalita that time, nakadalawang sasakyan, billionaires club, in short, successful, lumikita ng 100,000. Sabi nila, kung gusto mong yaman, makinig ka sa mga taong ganun eh. Sabi nila, tingnan mo yung future mo. Sabi ko, oo nga, no. Pwede na po palang subukan. Hindi po siya naging madali, pero sabi ko sa sarili ko, ang importante, sumubong ako. At maganda po nito, for 3 years po nang ginagawa ko yung business, tuloy-tuloy ko po siyang ginawa. Doon ko po nahit yung first million ko. Naging millionaire's club po ako. Nakapili po ako ng first car ko po doon after 3 years. Hindi po ako nag-engineer po, yun po nangyari sa akin. Naging global ambassador po ako. Nagta-travel po ako. Nag-Hong Kong. Last year, nag-Maldives. For 8 years po, sobrang amazing yung result para sa akin. Hindi po ako nagtatrabaho, pero ini-enjoy ko yung buhay ko.
nagagawa ko yung gusto ko at the same time, pinaka gusto ko sa lahat. Marami akong taong nai-inspire, natutulungan, nababago buhay. Yes po, hindi sumadali. Sa umpisa lang yun. Hindi po ako training magsalita sa harapan nyo. Hindi po ako nag-aral dito nung nagsisimula ako as engineer, nung nag-i-engineer ako. Pero sabi ko po sa inyo, pag ginusto mo isang bagay at sineryoso mo, makukuha mo yan. Sigurado. Anyway po, balikan po natin yung pagiging mayaman o pagiging successful. Sa buhay po, para maging mayaman ka o successful ka, eto po, simpleng tanong, sino po ba mayaman sa mundo? Yung mga nagtatrabaho o yung nagne-negosyo? Uulitin ko po ha, sa trabaho, may pera, may income. Okay po yan. Pero kung may pangarap ka po, hindi sapat na yan ang ginagawa mo. Dapat may iba ka pang ginagawa. Okay? Ngayon po, eto simple lang po, basic na tanong, kung gusto mo malaman saan ang mayaman, saan ba? Nagne-negosyo. Ibig sabihin, para yung mga magkakailangan may? Negosyo. Negosyo ka. Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea pagdating sa business. Sa business po, una mong i-consider is capital. Tama? Ayan. Nasa capital na po tayo. Pag maliit ang capital mo, maliit din po ang kinikita. Tama? Pag malaki po yung capital, malaki ang kita. Pag walang capital, o alam mo na. Okay, negosyo po, pag-uusapan natin, ganun talaga. Kung ayaw mo ng capital, wala din? Kita. Clear? Okay, next po dito. I-consider mo din sa next sa capital is yung ROI niya. Ano yung ROI? Return of investment. Ibig sabihin, nag-invest ka ngayon ng 100,000, kailan babalik yung investment mo? Take note guys ha, investment pa lang pinapabalik natin, wala pang kita doon. Okay? Next naman syempre yung income. Magkano kikitain mo? Saka magkaka-income kapag nabalik na yung capital mo? Okay, klarado? Next po, pag gusto mong magnegosyo, kailangan mo i-consider dito yung experience. Okay, kailangan may experience ka. Bakit guys? Pag wala po kayong experience, expect po kayo na matas yung risk na malulugi ka. Okay, normal po yun sa business. Etong dinidiscuss ko po is traditional business po to. Yung nakikita nyo sa labas yung tindahan, ganun, mga ganung negosyo po yung pinag-uusapan natin. Okay? Second po, may tinatawag tayo dito ng competition. Ano yung competition? Halimbawa, kung may sari-sari store ka ngayon, next month, meron ulit. Ano nang mangyari sa kita? Hati na. Susunod naman, meron na. Tapos pag tinayuan kang malaki, supermarket, wala na. Ganun po talaga siya. Tapos may tinatawag ditong calamity. Calamity, ano po yun? Bagyo. Halimbawa, binagyo. Wala na, tinanim mo, tapos na bagyo, dilugi ka na doon. Tama? Nakigets niyo po yung sinasabi ko? Ito po yung lahat na i-consider nyo kapag nag-traditional business po kayo. Pwede nyo pong subukan. Okay lang naman, walang problema. Pero yung business po na ipipresent ko po sa inyo, ito po yung network marketing. Ano pong pagkakaiba? Alam niyo po ba yung networking sa mga first-timer? Wala nang sumagot. Alam niyo po ba? Yes. Pwede oo, pwede hindi. May tatlong tao sa network marketing. Ito po yung first. Ito po yung mga tinatawag na uninformed. Ito po yung mga tao na wala talagang idea pagdating sa network marketing. Pag tinanong mo, sasabihin sa'yo, ayan yung Facebook, gano'n, internet. Okay? Yung next naman, ito naman yung misinformed. Ito po yung mga taong nakwentuhan lang sila about networking. Tapos yun na yung alam nila. Halimbawa, magkaibigan kayong dalawa. Yung friend mo, merong negative experience sa network marketing, kinuwentuhan ka, sa'yo, yun na yung tama. Sa atin pa ng mga Pilipino, mahilig tayo sa chika. Tama, mali? Tama, di ba? Yung misan nga, di ba, nakita mo lang yung dalawa, magkasama, babae, lalaki, anong nasa isip mo? Sila na. Magkasama lang yun. Di ba, grabe talaga mag-isip. Wala man lang ang katanong-tanong. Sila na daw. Sa kabilang kanto, hindi lang sila lang eh. Mag-asawa na, pwede mo gano'n na. Oo, sa barangay po, gano'n eh. May hawak ka lang bata, anak mo na. Tama ba? Pero talaga yun guys, lalo na sa mga barangay o sa
things. Ganun po talaga yung mindset nila. Okay? Nagigets nyo po? Kumbaga, yun yung mga sinasabi natin na misinformed, na nakwentuhan, yun yung tama. Actually, ang totoo doon, hindi mo siya alam. Kasi kung alam mo, dapat ginagawa mo. Okay? Yung last po, informed. Ito po yung taong, ito talaga yung ginagawa niya, kumikita siya, yun po yun. And marami ka po talagang malalaman na, kumbaga, sa network marketing na hindi maganda. Pero kung ang tip ko lang po sa inyo, hindi ko na siya i-discuss lahat, aralin mo muna. Pero based po dito, ito pong business na yun na sinasabi ko po sa inyo, network marketing, number one po, maliit po yung kapital niya, pero malaki ang kita. The same time, yung ROI niya pa, outright niyo po yung makukuha. Kasi bakit may mga products tayo. Next po, ang income, malaki po talaga kikitain mo. And sa experience naman po, hindi mo po kailangan dito na may experience ka or magaling ka po. Katulad ko po, sabihin mo kailangan magaling ka magsalita. No. Kasi po, dito po, marami tayong mga seminars, mga trainings na kailangan mo lang magdala. Okay? And tinuturuan po natin yung mga members paano siya ginagawa. Okay? Ibig sabihin po, sa first time mo, ang pinakakailangan mo may pangarap pa sa buhay. And second po, kailangan gusto mo at willing ka gawin yung mga bagay na pwede mong gawin para yumaman o kumita ka. Yun lang po kailangan natin. Okay, next po, competition wala din po. It's a helping business. Parang sa inyo po, sa mga naka-attend po dito or ma-attend ngayon, nakikinig sa akin, mga first-timer, pag nag-join naman po kayo, hindi naman matik may kita ako dito eh. Walang ganon. Kumbaga dito po, tulungan po tayo. Okay? Next naman po, ano ba? Calamity o bagyo. Kahit po mabagyo, okay lang, basta buhay ka. Okay? Kasi po, ang negosyo po natin, is sarili natin. Okay? Basta po, ikaw, humihinga ka, okay yung negosyo mo. Klarado? Yes! Klarado na po sa inyo lahat? Yes! Okay, yung business po natin is Alliance in Motion Global. Yung iba siguro narinig nyo na po. Ang AIM Global po, pa 13 years na po ngayon. Ayan. Sa 13 years na po na yan, marami na pong yumaman mga nasa 7,000 millionaires na po ang na-create. Yan and more. Yes! Mas grabe pa po doon. And syempre po, sobrang ganda po ngayon. Kasi bakit? Kasi meron po tayong mga free travels na pinamimigay po. Every 2 weeks po nagta-travel po tayo. Libre po yan. Ayan, gusto niyo po ba mag-travel? Yes! Ayan, alam ko po ngayon, meron po tayong Hong Kong, meron tayong Palawan ng mga travels this coming March. Ayan, sa mga mahilig po mag-travel, maganda po ito kasi habang nagsisipag ka, may mga libre ka pa pong travels. Okay, maganda po ba yun? Yes! Anyway po, i-discuss ko na po sa inyo yung paano po kayo nakita. Ang tanong ko po sa inyo, ready na po ba kayo makinig? Yes! Madali lang naman po itong discussion ko. Okay, since negosyo po pinag-uusapan natin, may kapital po tayo. Ang kapital po nito is nasa 6,000? 900. Okay, pakibasa po. 6,980. Okay, ang tanong ko po sa lahat, malaki o mali? Mali! Sino pa nagsasabing mali? Taas po ng kamay. Sino pa nagsasabing malaki? Sino po walang pakialam? Kahit anong pong sabihin ko, ayaw magtaas ng kamay. Ayan tayo, Lizzie. Taas gusto ni Mama, hindi naman tataas ng kamay. Okay, 6,980. Malaki po siya na tao walang pera. Okay, malaki din po siya kapag gastos. Parang ganito po, 6,980 pang date. Sino po nag-date ng Valentine's? May pag-date, may budget. Pag-negosyo, wala. Yan tayo eh, kaya tayo hindi mayaman eh. Alam niyo po ba, meron lang ako, may naalala lang ako. Isang tip pa. Para po yung maman kailangan, dalawa lang po marunong pag manage. Yung time mo at saka yung pera mo. Kailangan marunong ka nitong dalawang to. Kasi sa totoo lang po, hindi po sa wala kang pera. Hindi mo lang alam paano gamitin ang pera. Parang ganito po, 6,980, nag-date ka, malaki maliit. Depende po yan sa nakikidate at depende sa kadate. Tama? Siyempre naman po, pwede yung maliit lang yan sa iba ito.
kung malaki. Depende po yan. Depende sa tao. Okay. Iinom po kayo. 6980 ni budget mo. Malaki maliit. Panginom. Malaki, malaki. Ano po ba? ang sagot po doon, depende po ulit. Depende sa umiinom at nagpapainom. Depende sa tao. Pero po, kung titingnan niyo po talaga yung mga sinabi ko, mga gastos po tawag doon. Tama? Okay, sabi nga po, ang pera dapat asset or liabilities lang yan. Pag sinabing asset, gumagamit ka ng pera, bumabalik sa'yo. Pero pa rin, pag liabilities, gumagamit ka ng pera, walang bumabalik sa'yo. Okay, ganun lang po yun. Pag naaral niyo po, mas maiintindihan niyo po yun. Eto pong 6980, pag negosyo pinag-usapan natin, maliit po siya. Sa sobrang liit na kapital po yan, as in. Parang ito na lang po, meron kang office na ganito, malaki-maliit na po yung 6980 mo. Ano, malagkit ulit. Okay, maliit po siya. Okay, may kapalit po to. Number one, meron tayong products. Okay, yung products po, worth nasa... Maganda po ba yung mga products natin kanina yung discuss? Okay, nasa 8,000 po yung products po or more. Okay? Pwede nyo pong gamitin yung products, pwede pong ibenta. Kung gusto mong mabawi yung kapital mo, agad benta mo, sa'yo na yung nakabalik na yung kapital mo, sobra pa. Tama? Pero kung gusto mong gamitin, okay lang din. Kasi take note, pag nagkasakit ka, mas mahal pa gagastusin mo dyan. Tama? At least, kahit pa paano, nagiging healthy po tayo kasi may mga food supplement po tayo. Okay? Clear lang po sa products? Yes! Okay, bawi mo na kaya yung 6980 mo dito? Yes! Bawi na po ba? Yes! Ah, yan lang po yung kapalit. Bakit? Yan lang. Okay, grabe demanding kayo masyado. Sige, bigyan ko po kayo. Meron pa po tayong 200,000. Sino pong gusto? Yeah. May nagtuturo doon. Sino pong gusto? Sino nasa kung kaya namimigil kami ng cash? Seryoso po to. Pero, huwag mo pang unahin kuya, wait lang. Pero may requirements tayo. Sa mga gusto po nito, ang kailangan po after 15 days na may cold kayo, paki-check po yung birth date niyo at saka full name. Siguraduhin. Tapos after 15 days, maganap po kayo ng truck na lumagag-raga sa atas ang pasagasa po kayo. Kasi po, personal accident insurance po to. Okay. Kung duda ka, alam ko naman maduda ang mga Pilipino, pwede mong subukan. Di ba sabi nila, para malaman mo, subukan mo. May sumubok na po lima. Nakapag-claim na. Nagahanap kami pang-ani. Meron ba? Apply? Joke lang po yun. Baka po sundin niyo tas nasisi po ako. Okay. Pero ito po, pag hindi naman po kayo natuluyan, 10,000 naman po ibibigay natin. Okay. Ito naman po, limbawa, di ba, nasa 7th floor tayo ngayon, tapos biglang nakarating ka sa ground floor na hindi mo ginagamit yung paa mo. O di ba, pwede yun. Pero up to 10,000 lang, kasi example, kung nagastos mo mga 5,000, may sobra, tama. Ang tawag po doon, waiting. Okay, gamitin niyo po next time. Kaya ang lesson po doon, tatansyahin mo. Kasi pag nag-12 mil ka, ay wala pong 10 lang tayo, yung 2,000 ikaw na magbayad. Okay, klarado po yon. Kagat ng aso, pwede din. Nakagat ka ng aso. Kaya kung kulang pa po yung products, bawihin nyo na lang po dito. Pakagat po kayo ng aso, tansyahin nyo lang yung kagat, dapat 10,000 lang ha. Okay, kasi ito po, medical reimbursement. Okay, eto naman next naman may 50,000 pa po kasi baka kulang pa, nagre-reklamo ka pa. Tagtagan natin. 50,000 naman po, ito naman po tinatawag dito unprovoked murder and assault. Ito naman po yung tipong, yung bawa ng bibidyoke kayo ng kaibigan mo, tapos kumaranta ka ng mindway, tapos meron na bad trip sa'yo, nasaksak ka. Yung mga ganong yung pangyayari, nadami pa lang, yun po, 50,000 po yun. And para po masaya po yung napag-iwanan mo, may 10,000 naman po, burial assistance. Bang kape-kape. Social po yan, libre nang iniinom. Okay na ba yan? Bawi na. Bawi-bawi na ba? Yes! Okay. Ito po, ulitin ko for security purposes. Okay? Kasi hindi naman po natin alam kung sino, paano, kailan mangyayari ang
aksidente. Ang importante po, ensure ka, i-take note po, sa Pilipinas lang po. Okay? Yung iba, ang habol, dito talaga eh. Wala na po akong magagawa dun. Okay, number 3. Okay na ba? Tabawi na ba? Yes! Tabawi na. Next naman po, meron tayo ditong discount, lifetime discount sa lahat ng products. 25% at 50% lifetime discount po sa lahat ng produkto. Halimbawa, naubos na yung product mo, pwede ka pong bumali din sa office, discounted na po kayo. Clear? Yes! Okay. Number 4 po, meron tayong DTC o website. Diyan po kung kukunin yung mga kinita mo. Okay? Yung mga pumapasok sa'yo, ito po parang secretary mo siya. Parang, kumbaga po, hindi mo alam nangyayari sa'yo, pero yung secretary mo alam niya kung may pumapasok o wala. Okay, meron tayong ganon. Kaya dapat pagka-member mo po, hanapin mo sa sponsor mo, sabihin mo, asan yung DTC ko. Okay, dapat sigurado kong meron ganon. Tapos sunod po, number 5, meron ka po ditong ATM. Ang ATM po natin, kung nangangarap ka magka-ATM, matutupad na po dito sa iyong global. Okay, di ba? Ganino. Okay, sa ATM po natin, daily payout po tayo. Araw-araw po binabayaran tayo ng company. Pero po may meron lang po akong reminders. Bago po kayo pumunta ng ATM machine, dala-dala yung ATM, please paki-check muna po yung DTC kung may income at nag-in cash. Kasi baka po, pumunta kayo ng ATM machine at nag-withdraw ka doon. Walang lumalabas at nagre-reklamo ka bakit walang lumalabas. Okay? Ang ATM po natin, dito mo po i-check sa DTC mo. Pag may income ka, in cash mo, makukuha mo siya sa ATM. Marado? Yes! Okay, magpapagawa po kayo nito. Okay, tanong nyo na lang po sa sponsor niya kung paano magpagawa nito. Tapos meron din po tayong ID. Magpagawa din po kayo ng ID. And number 6, meron po tayong medical check-out. Okay? Meron tayong mga tie-ups ng mga hospital clinics na pwede po kayo magpa-check-up. Okay, depende po to, hindi po lahat ha, depende po yan, tapos yung discount namin, depende po din dun sa clinic or hospitals. Klarado? Yes! Okay. Number 7 po, meron po tayong transferable scholarship program. Okay, scholar po. 25% to 100% discount. Okay? Alam niyo po ba yung Lasal? Yes! Sino po nakakaalam ng Lasal? Yes! Okay, Ateneo? Yes! Alam nyo po yun. FEU, alam nyo? Yes! Okay, good news! Hindi po natin yung tie-up. Okay, hindi po natin sila tie-up. Pero meron tayong 500 schools tie-up sa buong Pilipinas. Hindi ko na po i-discuss yun kasi medyo marami yung 500. Baka tanungin mo po ako. Itanong mo na lang sa sponsor mo kung ano po yung pinakamalapit na school sa inyo na may tie-up tayo. And ang discount po, nasa 25 to 100%. Depende ulit po sa school. Ang importante naman po dito, natutulungan tayo. Tsaka transferable po siya. Ibig sabihin, halimbawa, nakagraduate ka na, i-transfer mo na. Or kung gusto mo yung lolo mo, paaralin mo ulit. Di ba, pwede naman yun. Trip-trip lang. Di ba? At least, kung baga, bahala po kayo. Kung gusto nyo kung i-transfer yung scholarship nyo sa kaaway mo, pwede din pag-aralin mo siya. Oh, di ba? Pati na kayo niya, pag nangyari yun. Eh, mga ganun po yun. Basta po, pwede siya yung pamigay kahit may certificate yan, ibibigay mo lang. Clear? Yes. Okay, number 8. Ano pa ba? Meron tayong trainings, okay? Okay, para pong naka-enroll ka po sa, sabi nga nila, BSM, Bachelor in Science in Millionaire. Okay, meron tayong mga trainings, libre po yan. Eto pa, unahan ko na po kayo sa mga gustong mag-join or mag-join po. Kailangan nyo pong aralin yung negosyo natin. Okay, wala pong pagka-join mo, member ka kaagad. Wala pong ganun. Sa lahat naman po ng bagay, kahit sa school, pag nag-aral ka, automatic, babalikan mo araw-araw at gagawin mo at susundin mo yung professor mo kahit ayaw mo. Tama, mali? Tama. Ito lang po lagi niyo pong titingnan. Ito pong gagawin po natin. Mag-aaral ka din. Parang yung tuition fee mo lang yan. Okay? And gagawin mo din, babalikan mo din. Ang good news po nito, kasi meron tayong mga training sa internet or sa YouTube, na kahit busy ka, may trabaho ka, pwede mo siyang gawin. Ang importante naman, araw-araw ginagawa mo siya.
Okay, klarado po yun? Yes! Kasi meron po ditong nag-join, hindi po nila binago at nag-aaral. Ako na po nagsasabi, sayang. Okay, maganda po yung business natin. At pag naiintindihan mo, sabi nga, abang lagi mo siyang ginagawa, mas lalo mo siyang maiintindihan. Okay, yun po. May mga free trainings po tayo. Okay, next po, ano pa ba? Business kit, may kit po tayo. Okay, yung kit po, para po kung may mga kakilala po kayo, ipakita nyo po yung business, i-share mo po yung business para meron kayong parang manual. Okay? Next naman po, number 10, meron tayong business opportunity na pwede kang kumita ng 20 to 32,000 per day. Ayan. Pwede na po ba yan? Yes! Sino po gustong kumita ng 20,000 per day? Okay, marami naman. Okay, bawin nyo muna ba lahat to? Yes! Bawin-bawin na ba sa word 6980 mo? Yes! Pwede na po ba yan? Yes! Okay, ito good news po sa inyo. Kasi itong 6980 po, isang account pala. Pwede ka po ditong bumili up to 15 accounts. Okay, nasa 104,700 pesos po yun. Para saan po yun? Ito po, may tinatawag tayo na rebranching. Pansinin nyo po, ang McDo, ilang McDo meron sa Pilipinas? Marami. Kung meron kang isang jeep na pinapasada, ano mas maganda, isa o marami? Marami. Kasi ang ibig sabihin po nun, para mas marami din yung income mo. Yung 20,000 mo, i-times mo din yan sa 15, pag yun po yung kinuha mo. And kung seryoso ka, kung pag-uusapan natin puhunan, maliit na kapital lang po yan. And take note, this is a lifetime business. Okay, huwag mo siyang gawin ngayon, huwag mo seryoso, hey, next year pwede. Hindi na ito mawawala sa'yo. Basta buhay ka pa rin. Okay, syempre. And ang good news po mula nito, pwede siyang i-transfer. Halimbawa, nawala talaga, nawala ka na. Ay, mawawala naman talaga. Pwede mo po siyang i-transfer sa anak mo o kahit sa kapamilya mo. Okay, klarado po yun. Kung kumikita po yung account mo ng 20,000 per day, pwede mo yun sa anak mo ibibigay. Parang ipapamana mo siya. Ang maganda po nito, hindi ko alam ng anak mo saan ang gagaling yung pera. Kasi automatic na po yun. Pag nakabuild ka ng network, kikita talaga yun. Okay, klarado po? Yes! Okay, naiintindihan na po ninyo to? Yes! Next po is, discuss ko naman po sa inyo paano po kayo kikita. Ngayon, tanong ko po sa inyo, ready na po kayong makinig para paano kumita? Yes! Kaya nyo pa ba? Yes! Okay, mabilis na lang po to. Number one, kailangan mo lang po dito, pwede po kayong mag-direct selling. Benta-benta. Sino po mahilig sa inyo magbenta-benta pag itaas yung kamay? Ayan. Okay? E-enjoy mo po dito yung 25% to 50% mo na discount. Eto po kung ayaw po, okay lang. Okay, iba, ayaw na mag-join dahil sa benta-benta eh. Diba? Ako po hindi ako mahilig magbenta. Ever since, pero kaya ko pong gawin yan pag gusto ko. Kasi naaaral naman talaga yan eh. Eto po, discuss ko lang po. Ito yung tinatawag ko for me. This is the extra income. Okay? Kasi limbawa, yung C24/7 po, ang kita po natin sa isang box doon nasa 330 pesos. Okay. May kakilala po ba kayo na ayaw magkasakit? Yes. May kakilala po ba kayo na may sakit? Yes. Meron? Okay. Kung meron po kayong kakilala, i-offer nyo lang po itong business natin. Limbawa, nakakabenta ka ng 10 sa isang buwan. Ilan ang kita mo dyan? Magkano? Mga 3,300. Tama? Okay. May kakilala po kayong mahilig magkape? Okay, yung kape po natin, kumikita tayo mga 100 pesos. Okay. What if nagbibenta kasi isang buwan mga 20? Ilan ang kita mo? 2,000. Okay, dalawang product lang po ito, magkano kita mo? Nasa 5,000. Okay, sa isang taon, magkano kita mo? 60,000 pesos. Tama? Ngayon, yung 60,000, pwede na po ba yung nadagdag na income para sa'yo? Yes! Pwede na po ba yun? Yes! Hindi na kaya masama loob mo na nag-join ka? Yes! Alam niyo po ba para sa akin, ito palang panalo ka na? Kasi kung titingnan niyo po, 2019 ngayon, sige sabihin natin ayaw mo kasi wala kang pera, dahil mong dahilan, okay lang, walang problema.
Pero ito gusto ko malaman or maintindihan mo. After 2019, anong buhay meron ka? Ganun pa rin. Wala kang nilabas, wala kang ginawa, wala din nangyari sa'yo. Same. Kasi po, habang wala kang ginagawa, wala din pong mangyayari sa'yo. Eto po, wag na po natin pag-usapan ng milyon kasi hindi naman agad-agad yung milyon. Pero for me, malaking bagay po yan. 5,000 pang bayad kuryente tubig, malaking bagay yan kaysa naputulan ka. Tama, mali? Tama. Nagkataon lang po, hindi mo ito maintindihan kasi naka-focus ka kaagad sa milyon. Pero para sa akin, maiintindihan mo naman ito. Ang importante doon, merong additional na nagdadagdag sa'yo. Mamili ka, meron o wala. Ikaw, choice mo yan. Sabi nga, life is a choice. Okay, ito po ulitin ko sa benta-benta po. Nasa sa'yo yan kung gusto mo. Kung ayaw mo, okay lang naman. Yung next naman po na i-discuss ko po sa inyo, tanong ko po sa inyo, marami po ba kayong kakilala? Yes! Naintindihan niyo naman po yung direct selling? Yes! Okay, ulitin ko po kung gusto niyo lang po. Kung hindi naman po, may technique pala, turo ko sa inyo. Hanap ka ng taong magaling magbenta. Kasi negosyante ka na ngayon, hanap ka ng gusto magbenta. Ang gawin mo, hati na lang kayo. Okay, sabihin mo, 100 sa kanya, 200 sa'yo. O at least nakatulong ka pa sa ibang tao. Di ba, kumita ka na, nakatulong ka pa. Di ba, so okay. O, ganun po yung mga gagawin yung technique. Yung next naman po na ituturo ko sa inyo, ang tawag naman po dito is direct referral. Ang gagawin nyo po dito is mag-i-invite. Number 2, direct referral. Ang gagawin nyo po dito is mag-invite. Okay, madali po ba mag-invite? Yes! Hirap. Depende. Alam niyo po ba? Madali lang mag-invite. Nandyan ka nga ngayon eh. Huwag kayong mag-alala, tinuturuan po natin yan kung paano mag-invite. Okay, inaaral naman po yan. Sa umpisa lang po yung para feeling mo, mahirap. Kasi ang tao ayaw ma-reject. Yan po yung totoo doon. Pero hindi natin nare-realize, matagal na tayo nare-reject, nasanay ka lang. Okay, kaya parang feeling mo pagdating dito, bago sa'yo. Pero kung ano po nagsasabi sa'yo, normal po yung rejection. Kaso nga lang, sana po ma-reject ka na nagyayaw, minumayaman ka. Huwag yung nare-reject ka na walang nagbabago buhay sa'yo. Okay? Mas maganda kung ma-reject ka, pero nagbabago naman buhay mo. Yes. Sige, tita, palakpakan mo. Okay, so dito naman po, ang kikitain nyo po, pag yung invite mo ng Joy, meron ka? 500 pesos. Okay, so 500 pesos na yun. Bawa, may nag-join sa'yo ngayon. 10, magkano na yan? 5,000. Pwede na po yung pagdagdag ulit. Yes! Pagdagdag ng hook. Upsize. Pwede na. Extra rice, pwede po yun. Okay. Yung po ito'y gagawin natin. Mag-i-invite na ka lang, pero take note po, hindi lahat po nang ini-invite natin talaga ng jo-join. Kasi po, hindi lahat gustong yumaman or willing yumaman agad. Kasi pag lahat na po yumaman, wala na pong magdadrive, wala na po tayong mga police, wala na pong mga, ang tawag nito, yung sales lady, wala na po kasi lahat tayong mayaman. Nalangan po utusan mo yung mayaman din. Nagigets nyo po. Normal po talaga na hindi talaga lahat. Kaya huwag po kayong matatakot o malulungkot kapag umaayaw sa tao. Ang importante po, ang trabaho po natin is mag-share ng negosyo. Okay? Ang trabaho ng prospect is mag-decide kung gusto niya o hindi. Huwag mo na pong isipin ang trabaho mo yung trabaho ng prospect mo. Okay? Klarado? Yes! Okay, ito po, invite lang po siya pag nag-join 500. Unlimited po yan, depende po sa inyo kung gaano kayo kasipag. Okay? Invite as many as you can. Okay, tapos number 3, pairing bonus po. Dito naman ang kita po dito is 1,000 pesos. Sa account na po ito nakikita, sabi ko nga po sa DTC or sa Distributor Tracking Center, ganun pa sa sponsor mo, makikita mo to. Meron po itong bilog-bilog. Ayan, ito na po yung mga bilog-bilog. Okay, meron tayong dalawang group lang po, left and right. Okay, sample po to, this is you. Imagine mo ikaw to, may ulo naman siya, may kamay mo. Yan po yun, okay? May left and right. Okay, example po, may nag-join sa'yo dalawang tao. Possible kayo may mag-join sa'yo yung dalawang tao? Yes! Oo, yung nanay at tatay mo. Eh, syempre, sila maniniwala sa'yo kahit hindi naniwala, i-join mo. O, di may nag-join pa rin sa'yo. Okay, sabihin po natin si A,
tsaka si B. Di ba po sa referral may kinita ka na dito? Yes. Magkano? 500? 500? Magkano na? 1,000. Okay. Ang gagawin mo, ito formula natin dito sa pairing bonus. Pag meron kang isa sa left, isa sa right, magkano? 1,000. Simple lang po ang math dito. Di ba may mathematics din? Sa school, di ba may math yung AX plus BY equals 10. What is X? Diba? Marami po yan sa amin eh. Okay. Dito po sa atin sa AIM Global, simple lang po. Tandaan niyo po to, isa sa left, isa sa right. 1,000 ulit. Basta pa po, isa sa left, isa sa right. 1,000. Isa sa left, isa sa right. 1,000. Si A, ilagay po natin sa left. Si B, ilagay po natin sa? Right. May isa sa left, isa sa right. Magkano? 1,000. Ayan, kumita ka na po ng additional? Plus 1,000. Magkano na ulit? Magkano na lahat? 2,000. Ayan, 2,000. Pwede na po ba yung 2,000? Yes! O, maliit po yan. Pero, sa umpisa, maliit lang. Pero darating yung time, lalaki po yan. Okay? Sabi nga po, walang malaki na hindi nagsimula sa? Maliit. Ganun po lagi. Proseso po talaga yun. Pero ito, maganda po nito. Pag si A nag-invite, halimbawa, si A, nag-invite ng si 1, si 2, ano mangyayari sa kanya? Kikita din. Kung siya nag-invite nito, meron din siyang 500, ito may 500 ka din. Siya dyan. Tapos may left and right din, magkano? Magkano kikita ni A? 2,000 din. Parehas pala kayo ng kinita ko nung kanina. Ibig palang sabihin ng tao, ini-invite mo para kumita din siya ng kinikita mo. Pero, may pero, kailangan niyang gawin yung ginagawa mo. Okay? Hindi pwede nakikita ka na wala kang ginagawa. Darating pa yon sa next pa po. Pero sa umpisa, kailangan meron kang gawin. And since ito po, tingin niyo po, may kita ba dito ikaw kung dito po may pumasok? Yes. May kita? Yes. Wala. Kasi isang side lang po to. Okay? Ngayon, pag si B ko nag-invite, si 3, si 4, may kita din ba si B? Yes. Meron parehas din. 500, 500, 1,000, kita mo? 2,000. Ngayon, eto, may kita ka na kaya dyan? Yes. Meron na kasi 1 left, 1 right? 1,000. 1 left, 1 right? Additional? 2,000. Ngayon, ikaw ba nag-invite kay 1, 2, 3, 4? Yes. Hindi. Ito yung sinasabi ko, na pag na-develop mo yung left and right mo, darating ang time na kahit wala kang ginagawa, pwede ka pong kumita. Yes. Ayan, maganda po ba yun? At ito po yung pag nagtuloy-tuloy po ito, tingin mo ito, mapipigilan mo ba ito? Hindi. Yes. Ito po, sabihin natin, nag-invite kasi mas malaking pangarap kaysa sa'yo. Dadami ba ito? Yes! Ngayon, pag dumami, anong mangyari sa'yo? Okay, may 1,000 ka, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Tuloy-tuloy po yan, di ba ito sa pumapasok sa'yo? And everyday po, ang pairing po na binibigay ng company is 20 pairs po siya per day. I-times mo sa 1,000, ilan yan? 20,000 per day. In 30 days? In 30 days? 600,000. Tingin nyo po, yung 253 million, pwede na kaya natin yan makuha? Yes! Kahit yung sasakyan muna, pwede na ba makuha? Yes! Kaya na kapag 15 accounts ka pa, tingin nyo po, mas bibilis ba makuha mo pa? Yes! Yes! Ito po yung mangyayari sa'yo once na tinuloy-tuloy mo at sineryoso mo yung business. Okay? Naiintindihan na po? Yes! Naiintindihan na naman po? Yes! Maganda po ba yung negosyo natin? Yes! Ayan. Okay, tapos na po ako. Yung may tatlo pa po tayong discussion ng income, pakitanong nyo na po sa sponsor nyo. Okay? Para may trabaho naman sila. Yes! Diba? Uupo-upo lang. Hindi pwede yun. Kailangan eh. Tanungin mo, sabi mo, ano pa yung tatlo? I-explain mo sa akin yung tatlong income pa, yung kitaan.
Okay, klaro po ba sa mga first-timer? Yes! Question ko po, maganda po ba yung negosyo natin? Yes! Sino po yung maganda? Pakita siyong maman. Ayan. Sino po yung magjo-joy? Nabawasan. Pag magjo-joy na, wala na. Mawawala na. Sabi nila, sayang, maganda sana, kaso wala akong pera. Tama ba? Bawi-bawi mo ba yung kapital mo? Yes! Matutupad na ba? Makukuha mo na yung pangarap mo? Yes! Okay, ano nga yung tip ko kanina? Sabi ko, kanina, kung gusto mong yumaman, kailangan ang ginagawa mo, nakikinig, sumusunod, ginagawa, may idol ka dapat, na dapat mayaman. Ulitin ko po ulit ha, napaka-importante na itong tip ko. Kung gusto mo maging mayaman, kailangan may sinusunod ka, o ginagawa mo, may idol ka, kasama mo, yung tao, kung yung anong gusto mo nandun sa kanya. Okay, tanda niyo po yung sinabi ko. Kasi yun po ang mag-determine sa'yo. 3 to 5 years, nakasama mo yung taong yun. Sabi nga, kung sino yung 5 taong lagi mong pinapakinggan, kasama, ginagaya, yun po ang magiging ikaw. Ibig sabihin, ngayon pa lang, tingnan ko lagi yung kasama mo, kasi kung pare-parehas kayo ganun, walang pera, ganun talaga mangyari sa'yo. Okay? Marano po yun? Yes! Para po, sa mga first-timer po, mas maintindihan nyo, ma-inspire po kayo, and malaman nyo gaano maganda po yung business natin. Meron po akong ipapakilala sa inyo. Okay? Opo. Yung ipapakilala ko po sa inyo, hindi po ito basta-basta lang. Kasi itong taong ko, ito po yung, sabi ko nga po, ito po yung idol ko, ito po yung nagtuturo sa akin, ito po yung guide ko, ito yung mentor ko. Ay, hindi sa lahat po. Siya lang naman po ang top male networker in the world. Sabi ko nga po, marami ka ng pinapakinggan na tao sa labas. Marami ka ng sinasayang na oras sa labas. This time po, ibigay mo naman yung oras mo para sa sarili mo, para magbago buhay mo. Kung meron ka mong pong iniisip ngayon, tanggalin mo muna. Huwag mo munang isipin yung girlfriend mo, boyfriend mo, mag-break din po kayo. Nabubuhay talaga ng joke lang naman nyo. Pero pwede. Anyway, kung meron man po kayong problema sa bahay nyo, huwag mo munang isipin. Okay, huwag mo munang isipin yun. Dito ka muna, focus ka muna. Kasi minsan ka lang makakita, makarinig ng isang tao kumikita ng milyon. Ang goal po nito, kumita ng 1 million kada araw. Yeah! Graduate po siya ng computer engineering, taga Bicol po siya, kaparehas ko. Yeah! Ako lang po nagsasabi po sa inyo, yung kasama mo dyan, huwag mo munang kausapin, matagal na kayong laging magkasama, kung kasama mo man yan. Magsawa na muna kayo. Tsaka umupo po kayo ng maayos para mas lalo nyo pong maintindihan. Upo kayong uupo na parang patulog po kayo. Upo po kayo ng maayos. Ayan, para po ma-absorb nyo po yung sasabihin na yung bibigay niyang tip. Dapat po, kailangan talaga, pakinggan nyo ng mabuti to. Kung hindi nyo pa po naiintindihan yung mga pinagsasabi ko, okay lang yun, walang problema. Pakinggan nyo po yung taong to. Kasi ako po, siya po yung pinapakinggan ko, siya po yung nagtuturo sa akin. And siya po talaga yung nag-guide po sa akin para makuha ko po yung pangarap ko. Ay para po mas maging mas better pa po. And mas, alam mo yun, mas marami pang matulungan. Kaya po, ang tanong ko po sa inyo, ready na ba kayo? Yes! Ready na ba kayo? Yes! Okay, isang po lang po na rin, 1 million! Ayan, 2 million! Okay, parang hindi pa rin yung mga pa-pair, di ba yung isang-isabay yung mga palakpak eh. Hindi naman po ako ipapahiya kasi mamaya pag sasabihan ako nito eh. Ano ba naman kayo, training ako nito? Hindi pwede yan. Huwag po kayo ng maayos. Ayan. Parang wala namang gumalaw. Napakainis nun. Huwag po kayo maayos. Yung hindi ko nakasandal yung likod niya sa upuan. Matigat ba yung mga katawan niya? Wala po ako nakikitang gumagalaw.
Okay, ayan. Ang yung palakpak po, ginagawa po natin yan para pantanggal ng malas. Kasi di ba pag New Year, dapat mag-iingay tayo para mawala yung malas. Kaya katabi mo, tingnan mo ba kung mawala. Alam mo na kung ano siya. Okay, tonin niyo po ha. Okay lang pa yung hanggang sa ground floor po yung palakpak natin. Okay, isa pa, 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000! Akin lang muna yan. Palakpakin niyo na ako. Maintindihan niyo po yung sinasabi ko. Ito po, lastig ko po sa inyong lahat. Lahat ng gusto natin sa buhay, posible pong mangyari sa atin. Okay? O siguro sa umpisa mahirap, pero ito po sasabihin ko, sa umpisa lang yun. Darating ang time, masasanay ka din. At tandaan mo, pag masanay ka, dapat yung nagbabago buhay mo. Okay? Welcome na po natin, 1,000,000! At naitutunan, gusto niyo po bang umaman? Yes! Matagal o mabilis? Mabilis! Sino po, para makilala ko lang, sino ang member na? Halos lahat. Sinong hindi pa po member? Sige po, okay, may okay. Anyway, pwedeng palakpakan po natin yung mga okay. Anyway guys, may ito na lang kasimple. First of all, lahat naman tayo gusto natin umaman. Ang pinaka-importante lang kailangan nyo gawin, number one, is just make a decision. Sabi ko nga kanina, parang pag-gym yan eh. Hindi naman po mahirap mag-gym. Ang pinakamahirap, pumunta sa gym. Oo, paano ka magbibihis, pipilitin mo yung sarili mo na kailangan gumising para pumunta sa gym. Yun ang mahirap. Pero the moment na sa gym ka na, madali lang naman yung gagawin mo na lahat. Okay, the same thing sa pagyaman. Ang pinakamahirap lang naman, the moment we decide na gusto natin yumaman. Number one, kailangan nyo lang, importante mag-desisyon. Para hindi po kayo mahirapan. Mahirap mo ba magbasa ng libro? Kung yuyabong, nabawas ang mga ito. Seriously speaking, mahirap madali. Yeah. Now, para madalihan kayo, ang isang bagay na nahihirapan ka, gawin mong madali. Para na-excite ka. Okay? Huwag kang magbasa ng isang libro. Nakakalula yan. Huwag kayong magbasa ng isang oras ng libro. Ang hirap gawin yun. Huwag kang magbasa ng 15 minutes kasi parang mahirap pa rin yun. Magbasa ka lang ng hindi po isang page. Hindi po isang sentence. Magbasa ka lang ng isang word sa loob ng isang libro. Madali, may hirap. Madali. Pag nagbabasa ka na ng isang word lang mababasahin mo. Madali. Hindi, kasi sayang. Nag-effort na ako. Nagbukas na rin lang naman ako ng libro. Gawin ko ng dalawa. Yung dalawa, gawin ko tatlo. Yung tatlo, gawin ko isang sentence. Yung isang sentence, gawin ko isang page. Now, ganun lang kasimple. The same thing with this. Sa mga first-timer po na medyo nalulula po kayo ng mga pinagsasabi po ng speaker, lalo na kung nagbabanggit po sila ng million-million, kotse, travel ng iba't ibang bansa, ay do suggest pumunta ka lang dito. Pag wala kang magawa kaysa manood ka ng TV sa bahay, dito ka nalang tumambay. Kaysa manood ka ng sine, dito ka nalang pumunta. Ganun din, nalilibang ka, masaya, malamig din naman dito. Di ba, wala lang popcorn. Okay? Pero, ang point ko, just spend time first dito. Pumunta ka lang. Walang pilitan, pumunta ka lang hanggang makuha mo yung vibe. That's number one, decide. Number two, you need to change friends. Sa ayaw nyo at sa gusto, kung gusto nyong yumaman, kailangan nyong palitan ng kaibigan nyo. Why? Parang ganito, kung gusto mo, magingin ng mga kaibigan mo, at gusto mo tumigil ka ng uminom, anong pinakamaganda mong gawin? Maghanap ka ng kaibigan na hindi manginginom. Kasi pag ang circle mo, the same circle, manginginom pa rin, ikaw nagbago ka na. Hindi, ayaw ko na uminom, kasi parang ang tagal ko nang laging uminom, di nagbabago buhay ko. Pero we have same friends. Anong gagawin nila sa'yo? Lagi kang pipilitin, tara, inom na tayo. Now, commonly ang tao, gusto natin lagi ng circles. Gusto natin lagi ng kaibigan. Kung mamimili tayo between solo, na wala kang kaibigan, pinaglalaban mo yung gusto mong huwag uminom,
Or, kasama mo yung mga kaibigan mo na manginginom, na pipilitan kang uminom kahit anong kaya mo. Ano kaya tingin pipiliin natin? Solo. We're going to choose always na meron pa rin pa yung friends kahit maling ginagawa natin. And that's reality. Kaya nga, you can never change if you're not going to change friends. You need to change friends if you want to change your life. Kaya maghanap kayo ng kaibigan. Kung gusto nyo yung imaman, again, ang tama at mali depende. Just wanted to be clear. Ang reality is just an illusion kasi ang illusion ng bawat isa magkakaiba. Lagi ko ngang sinasabi, parang sa Japan, ang ngipin ko, alam niyo po ba sa Japan, dito sa Pilipinas, pag may sungti kang ngipin, pinapabrace para maging magandang pantay-pantay. Sa Japan ko, kailangan sinusungki-sungki ang ngipin kasi yun ang magandang ngipin para sa kanila. Ibig sabihin, magkaiba. Sa Japan, makabasag ka ng pinggan, ay grabe, maswerte. Pag nakabasag ka ng pinggan, yung tunog ng basag ng pinggan, pangtanggal daw yun ang bad spirit. Oh, subukan ang pag-uwi mo ng bahay, magbasag ka ng mga pinggan, sigurado ako lalapitan ka ng bad spirit. Diba? Anong pinagagawa mo sa pinggan natin? Wala na nga tayong pinggan, binasag mo pa. Now, ano ang point ko? Every belief ng kada iba't ibang lugar, magkakaiba. Ang Muslim, naniniwala na pwede ka mag-asawa ng kahit gaano karami as long as na kaya mo i-provide ng pantay. Ang Katoliko, bawal. Dapat kung sino na pang-asawa mo siya lang, ibig sabihin ang reality is illusion dyan. Sinasabi ko sa inyo, kung ano ang paniniwala ng bawat isa, pare-pareho po tama. May kanya-kanyang paniniwala ang mahirap, may kanya-kanyang paniniwala ang mayaman. Ang paniniwala ng mayaman, masarap maging mayaman. Ang paniniwala ng mahirap, delikado ang maging mayaman. Technically, pareho natin yung tama sa kanya-kanyang perspective. Kasi kung ano ang nakaprogram sa'yo, yun ang makikita mo. Kung malandi ka, nakikita mo yung ibang tao malalandi kasi malandi ka rin, hindi lang sila ang malandi. Kasi hindi mo makikita ang isang tao kung anong ugali niya kung hindi siya nag-i-exist sa'yo. Example, nayayabangan kasi sa tao, yabang-yabang yan. Kaya ka nayayabangan kasi mayabang ka rin. Ganun lang siya kasimple kasi, guys, example, may mayabang, nagyayabang ng nagyayabang. Ikaw naman introvert, parang ayaw mo nga magsalita. Di ano feeling? Di mas masarap? Sige, magyabang ka lang magyabang. Ikaw, okay. Hindi ka affected kasi hindi ka nga mayabang. Ganun lang siya kasimple. Okay, now, ibig sabihin, kanya-kanya paniwala para pareho, totoo. May nagsasabi na maganda ang buhay ng mahirap kasi hindi daw delikado. Pero sa totoo lang, sa perspective ko naman, mas masarap po ang buhay ng mayaman. Bakit? Ang buhay ng mayaman, mas toong safe kaysa sa buhay ng mahirap. Kailan ka nakarinig na nakidnap ng mga sobrang yayaman? Very rare. Pero mas marami ka narinig na is not siya ng phone na nakawan, na hold up, na mahihirap. Di ba isipin mo, mayaman ka, may maganda kang cellphone, pumunta ka sa lugar ng mayaman, naiwan mo doon, pagbalik mo, andun pa cellphone. Meron kang cellphone na napakaganda, pumunta ka sa lugar ng mahihirap, nakatago na yung cellphone mo, nawawala pa. Number one, decide. Kung gusto nyo umaman, kailangan mo na mag-desisyon na gusto mong umaman. Number two, choose your friends well. Pinakasimple, dapat yung mga kaibigan mo, yun yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya kung gusto mong manginginom, maghanap ka lang ng mga kaibigan mong manginginom. Kung mahihain ka, maging kaibigan ka sa mga malalandi at mga chismosa, magiging ganun ka rin pagdating ng oras. Okay? Napakasimple yan, hindi po yan rocket science. Di ba pag may kilala kang mahihain, kahit gaano kayo mahihain, pag na-expose yan sa madadaldal, after ilang araw, nagiging madaldal na rin po yan. Okay, kaya mamili ka ng magiging kaibigan mo. Number three, you should have a reward and consequence sa gusto nyong gawin. Example, alimbawa ako, naalala ko before, mahirap ako magkaroon ng disiplina pagising. Kasi nung nag-aaral ako before, gumagamit ako ng alarm clock. Yung alarm clock ko, gigising ako ng 6. Pagising ng 6, pagtunog ng alarm clock, anong gagawin ko? Magigising ako, pipindutin ko yung alarm clock, imumove ko ng 6:10. Okay? Pagka-move ko ng 6:10, tulog ulit ako, i-alarm ko naman ng 6:20, pagising ko, imumove ko naman. Kailang move ako tuwing ganyan. Now, nung nag-networking na po ako, since I really love networking, at alam kong wala po akong disiplina, the moment gumigising ako, ang ginawa ko ganito. Pag meron akong schedule that time, nung nag-networking na ako, ang alarm clock ko na 3. Hindi na po isa. May alarm clock ako sa tabi ng tenga ko, may alarm clock ako sa ilalim ng kama ko, at may alarm clock ako sa may pinto. Ibig sabihin, pag nag-alarm, 3 pong alarm clock ang tumutunog. Then, wala po akong choice. Yung normal na programming ko, ibig sabihin, ito yung nakasanay ko, i-off ko agad yung malapit sa tenga ko. Pag off ko malapit sa tenga ko, may 2 pa pong tumutunog. Kaya wala po akong choice, gagapangin ko sa ilalim ng kama yung isang alarm clock para lang magtigil
Pag tayo po, tumutunog pa rin yung sa may pinto, pupunta pa po ako sa pinto, pag-igil ko bago pa ako makabalik sa kama ko, gising na po yung katawan ko. Now, you should learn to reprogram yourself. Kasi kung ano nga yung nakasanayan natin, technically kung ano po ang ugali mo, again, hindi po yan ang totoo. Kaya yan ang naging ugali mo kasi yan ang namana mo sa magulang mo, yan ang namana mo sa mga kaibigan mo, kapatid mo, at sa mga society natin. In short, kung ano pa man ngayon, hindi ibig sabihin bagay yan agad sa gusto mong yumaman. Kaya ako napakasimple ng principles sa life eh. Gusto mong yumaman. Ano ang tinignan ko? Ano mas marami? Mayaman, mahirap? Anong ginagawa ng karamihan pagka-graduate? Okay. Since mas marami ang mahihirap at ginagawa ng karamihan pagka-graduate naghahanap ng trabaho, pagka-graduate ko, hindi po ako nagtrabaho. Simple logic, ginawa ng karamihan. Day end na po lang nangyari. Bakit kasi nagagaya? Hindi, ang ginawa ko, hindi po ako naganap ng trabaho. Graduate po ako ng computer engineer. Yung diploma transcript ko, iniwan ko po sa school. Sabi ko sa teacher ko, sir, remembrance niya na lang po yan. Hindi po ako talaga mag-apply ng work and hindi ko naman po kailangan ni po diploma transcript kasi kailangan lang po yun pag maghahanap ka ng trabaho. And true enough nangyari. Just imagine this, doing in global for more than one decade, hindi po ako ang pinakamatalino sa school namin. Isa lang po akong matalinaw. Ibig sabihin, nakaka-graduate po ako dahil sa masisipag mag-aral yung mga kaklase ko. Okay? Nakikipagbilang po ako sa kanila. Sabi ko, kayong masisipag mag-aral, kaibiganin ko na lang kayo, tatabilang ako sa inyo. Inyo, hindi po ako napakatalino. Nung may nagsabi sa akin, Joseph, nung nag-networking ka, sinaya mo pag-aaral mo. Isipin mo mga ibang mga klase, may mga trabaho na, yung ibang mga nasa abroad, sinayang mo lahat ng pinag-aral mo. Anong sagot ko? Kayo po tatanungin ko, ano ba ang sayang? Kung ginawa ko yung course kong computer engineer, baka nasa abroad ako, or baka nandito ako sa Pilipinas at kumikita ako ng siguro 100,000, 50,000, 200,000. But because ginawa ko po ang global, right now po, almost 40 po kayong magkakaklase sa school. I-add nyo po lahat ng mga pinikita nila. Isama nyo na po pati sweldo ng mga professor at mga dean sa school. Lahat po yung i-combine compared sa kinikita ko ngayon, hindi pa po aabot yung lahat ng kinikita nyo sa school. Because of pain, nakapag-travel po ako ng iba't ibang bansa, naikot ko na po buong mundo. Way back 2017, naka 16 countries po ako. Yung father ko, may bahay po sila na pinagawa na hindi po natapos. Ang ginawa ko, pinatapos ko, nasa worth 20 million pesos ang binigay kong budget sa papa ko. Para... Guys, tapos na po ang era na you need to work hard. Sa panahon ngayon, meron na nga tayong emails eh. Bakit ka pa magpo-post office? Meron na nga tayong tinatawag na aeroplano, bakit ka pa maglalakad? In short, madami na pong ways para mas maging madali lahat, bakit mo mapahirapan sarili mo? Napakasimple ng life kung gusto mo makita future mo. Sino pong mga nag-work? Pwede pong itaas ang kamay. Okay, ito lang po tanong ko sa inyo. Huwag niyo pong komplikaduhin ang buhay kasi napakasimple. Kung 1 year ka na sa work mo at ang natitira sa'yo, 10,000, after 10 years, ang matitira lang sa'yo, magkano? Wala pa rin, eksakto, wala pa rin matitira sa'yo. Bakit? Magkakaroon ka ng asawa, magkakaroon ka ng anak, gagastos ka, lalaki ng lalaki ang gastusin mo, mauubos lang yan. Employment are not designed for you to become rich. It is designed for you to work for the rest of your life. Kaya nga binibigyan ka ng sakto lang ng sweldo mo kasi para bumalik-balik ka lang pa ulit-ulit sa trabaho mo. At hindi mo namamalayan, ang tagal mo na pala sa work mo, yung pangarap mo hindi naman natutupad. Guys, kung tama yung ginagawa mo, sana yung laman ng bulsa mo dumadami. Kaya lang, bakit instead dumami, utang mo yung dumadami? Di ba, bakit instead na pera mong dumami, edad mong dumadagdag? Now, ano ang point ko? Guys, tapos na po ang era right now na kailangan mong maging tumanda para yumaman. Tapos na rin po ang era na kailangan mong tumagal na tumagal sa work mo para magbago buhay mo. For me, guys, may mga ganitong opportunity na katulad ng InGlobal na pwedeng magbago ang buhay mo. Guys, meron kayong smartphone. Ang smartphone, way back 40 years ago, ang tawag mo yung supercomputer. And for you to have a supercomputer, dapat sobra kang mayaman. And right now, yung meron sa noon na sobrang yaman, ngayon nasa kamay niyo na lang po. May mali po kung meron ang cellphone at may internet connection ka at hindi ka dumadagdag ang kita mo. Mali po ang paggamit mo ng cellphone. Ginagamit po ang cellphone right now sa pagninegosyo. Hindi mo pakikipag-chismisan, pakikipag-textmate, call, hindi po. You could already do that kasi yan po ang tindahan natin. Alam niyo po ba ang Facebook nyo, Facebook account? Yan po yung tindahan nyo. Kaya ayusin yung mga posts nyo, dapat mga posts nyo, nakakapag-promote ka ng product, nakakapag-kumikita ka. Kasi sayang eh.
Kung hindi ka kumikita sa pagbe-Facebook, ikaw yung pinagkakakitaan. Kaya para sa akin guys, ako I'm very excited kasi 2 days lang po dito sa Manila, Saturday punta naman ako ng Bicol, tapos this coming next month punta ako ng Thailand, punta ako ng Hong Kong. Isipin mo, country by country na pinupuntahan namin para i-promote ang business na to. Kung matagal ka na pong nare-record sa networking, sumali na po kayo. Kung bag, ang tagal nyo na pala nare-record, pag hindi ka pa sumasali, ano pa bang inaantay mo? Diba kung wala kang pera, yun nga eh, wala ka na ngang pera, hindi ka pa gumagawa ng paraan. Diba, hindi magbabago buhay nyo kung hindi ka magbabago. Ako lagi kong sinasabi guys, napakasimple ng buhay. Kung hindi mo gusto katawan mo, mag-exercise ka, kumain ka ng tama. Iika-ika ka na dahil sa cholesterol mo, bawasan mo yung mga fats, bawasan mo yung mga cholesterol para maging maganda paglakad mo. Kulang ang kita mo kaysa manisi ka ng gobyerno, sisihin mo, boss mo, sisihin mo, kung sino man. Ba't hindi ka maganap ng ibang pagkakataan katulad nito? Guys, we're not asking you so much. Gawin mo to, itigil mo lang manood ng TV, magbasa ng dyaryo, makipag-chismisan sa mga iba-iba mong kaibigan. Ano na lang gawin mo? At least ito, kumikita ka habang nagkukwento ka. Gawin mo to o hindi, magsasalita ka. Gawin mo to o hindi, magkukwento ka. Eh bakit hindi yung pagkakitaan yung ginagawa mo? Bago ang matapos, na-excite pa ako sa networking before. Napakaliit lang po nang na-excite ako. Dati po, nung hindi pa po ako networker, pag may nakikita po ako magandang babae, minimit ko po. Kinakausap po, hinihingi kong number, niyaya ako makapag-date. Anong napapala ko? Wala, nakasama ko lang yung maganda at nag-date kami. Nung nakita ko ang networking, sabi ko, okay to ah. Ginagawa ko na noon, uulitin ko lang. Pag may nakita ko magandang babae, nakikipag-meet ako, kinakausap ko, nire-record ko. Hindi man siya mag-join, nag-date pa rin naman kami. Nagawa ko na, na ginagawa ko na before, wala naman sa akin. Ang napag-iba lang yung topic namin. Gumigimik din naman ako. Ito ay umiinom. Yung mga nakakasabay ko sa bar, kinakausap ko, nire-recruit ko. Kukunong-kukuha lang ako ng mga tansa, no? Para ikaw to, pag nag-recruit ka isa, ikaw po, kikita ka ng ganyan. Ginagawa ko na siya before. Kung ikaw sumasakay ka ng van, papunta sa work mo, isang oras papunta sa work mo, isang oras pa uwi, jackpot ka, araw-araw, dalawa ang marirecruit mo. Recruitin mo yung katabi mo sa loob ng van. Antayin mo munang magbayad. Pagkabayad, recruitin mo na kasi hindi na yung makakababa. Diba? Wala kang choice. Just be practical. Walang mawawala sa'yo. Meron idadagdag. Kaya para sa akin kami, we're very, very much excited. Lalo pa ako for opening ng Innova, lalo sa Europe. Kasi magmamarket ko talaga sa Europe na. Ako na-excite kasi iikutin ko na hindi po Cebu, Davao. Di ba dati ganun ako iikot? Right now, hindi na kasi iikutin mo na Italy, France, Germany, Spain. Di ba? Inimpeto ng aeroplano, ba't hindi mo pa sinasakyan? Plus, from here going to America, malayo malapit? Malayo. Alam niyo po ba, from here going to America, almost 12 hours lang. Ibig sabihin, hindi siya ganun kalayo, malapit lang siya. Kaya siya naging malayo kasi wala ka lang pamasahe. Kasi kung may pamasahe ka, madaling umalis. Tama po ba? Kaya guys, ask yourself, anong gusto mo maging December? Kami, we are the living testimony. Way back before, siguro isang dekada, katulad nyo rin kami, nagdududa, totoo ba talagang networking o hindi? Kikita ba talaga kami o hindi? But right now, it is already happening. Marami po sa aming kumikita ng 7 figures per month. Ako, ang ginagol ko po, actually talaga, kumita ng at least ako po makaka-break ng record sa buong Filipino na kumita ng 1M per day. Right now, mas nagsisipag po, kaya tandaan po talaga ng schedule ngayon, dito, bukas, Manila pa rin, Bicol, tapos after Bicol, magsisigo naman, tandaan po talaga ng schedule right now, kaya kung gusto mong mag-isip kung kailan ka mag-join, mag-join ka na ngayon, bakit? Madadamay ka talaga sa sipag namin. Guys, yung surprise ko, yung mga kasamaan ko sa grupo ko, honestly, dati gabi-gabi ko po kami gumigimik, gabi-gabi kami umiinom, maya't-maya ang tanong namin saan tayo pupunta, saan tayo kakain, saan tayo gigimik. Right now po, honestly speaking, hindi na po halos kami nagkikita-kita. Birang-bira po kami kita-kita dahil sa tad-tad po ng kanya-kanyang schedule kasi busy-busy po kami natulungan yumaman yung mga taong naniwala sa amin. Sumali na po kayo. Ito yung pinaka-perfect timing, lalo na ang ginugol po namin. If your age from 25 pababa, kung ang edad nyo po 25 pababa, nasa Gen Z po kayo, good news po sa inyo.
Kasi ako po nung nagkaroon po ako ng first car at age of 24, nakatravel po ako ng Hong Kong at age of 24. Kumita ako ng 6 figures per month at age of 23. Isipin mo, 23 years old, nag-100,000 ako per month. 2009, way back 2009, kumikita na ako ng 1M per month. Isipin mo, 2019, magkano na kaya kinikita ko? Ang pinakamalupit doon, sabi ko nga, nakagraduate po ako sa gimmick, lifestyle, gumimik Singapore. Alam mo yung gumigimik ka lang papunta, pero gumigimik ka lang sa ibang bansa. Yung nagsya-shopping ka lang, hindi mo naman kailangan ng binibili mo, kaya ka lang nabibili para may gawin ka. Dumating kami sa point na gano'n na kailangan namin ubusin ng isang araw, magpamasaya araw-araw, manood ng sine, uminom gabi-gabi para lang may matapos ang isang araw. Umabot po sa point na yon. Ang dami kong circle of friends sa showbiz, sa mga politics, sa politician, ayaw mga friends na gano'n. Kaya nga ngayon, sabi ko, tigil mo na lahat ng bisyo, tigil gimmick, tigil kong mga ano, gusto-gusto po namin humataw. Ako na challenge po ako. Kami po yung pinaka-first generation ng Global na kumita ng sobrang laki. Right now, gagawa po kami ng second generation ng payayamanin ng Sombras. Hindi ka na sa pangarap mo, sumabay ka na. Mag-aantay ka ng sign, eto na, nasa harap ko na po yung sign. Huwag ka na maghanap pa ng ibang sign kasi eto na nga, dumating na sa harap mo. Now, ang gusto ko na lang po sa inyo sabihin lahat guys, lumapit na po kayo sa sponsor nyo, sabihin nyo lang sa kanila.